Me la lang yung tayo. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, nahapag ka po sa amin na mga lumayo sa Diyos at namuhay sa kasalanan. Nung hindi pa namin kilala ang Diyos, ikaw po ang unang umibig sa amin. Kaya ang Panginoong Hesus ang tumanggap ng sumpa at kahatulan na nararapat sa amin. Tinubos mo ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamagitan ng dugo ng Panginoon. At iniligtas kami na wala kaming anumang ginawa, kaya nagpapasalamat po kami sa iyong biyaya. Ngayon, ay paglilingkuran lamang namin ang Diyos sa aming natitirang buhay. Lagi ka po namin kasama, kaya nakakapamuhay kami ng ayon sa banal na kalooban ng Diyos. Tinutulungan mo din po kami sa aming mga kahinaan at kinagabayan kami sa katotohanan. Kaya naman labis kaming nagpapasalamat sa iyong biyaya. Ngayon, kami na mga tinubos ay nag-aaral ng salita sa pamagitan ng pagtitipon sa harapan ng Panginoon at nagkakaroon ng fellowship. Kaya labis po kaming nagpapasalamat. Samahan nawa kami ng Panginoon sa mga oras na ito. Ingatan ang puso ng bawat isa at hawakan kami ng higit pa ng iyong mahabaging mga kamay. Sa lahat ng mga hindi nakadalo at nakinig ng salita online, pakiusap po Panginoon, samahan mo po sila at pagkalooban sila ng nararapat na biyaya. Sa mga churches naman po sa Korea at sa maraming mga churches sa buong mundo, Panginoon, ingatan mo po sila at tulungan. Sumasampalataya po kami at nagpapasalamat. Pakiusap, hawakan mo po kami, Panginoon, upang walang sino man sa amin ang matisod at gabayan kami sa pamagitan ng iyong salita. Panginoon na nagtuturo sa amin sa pamagitan ng salita na naayon sa panahon at nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming laharan, pakiusap, tulungan mo po kami na maunawaan ang salita ng Panginoon at ang kalooban din ng Panginoon. Pagkalooban mo din po kami ng karunungan, katapangan, at higit pang kakayahan para sa kalooban at kalwalhatian ng Diyos sa aming natitirang buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin sa Biblia. Babasahin ko po Mateo chapter 5. Mateo chapter 5 verses 1 hanggang 10. Mateo chapter 5 verse 1 hanggang 10. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at pagkaupo niya ay lumapit sa kanya ang mga alagad niya. At binuka niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi, "Mapapanad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nahapis sapagkat sila'y aaliwin. Mapapalad ang mga mapagkumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga inuusig ng dahil sa katwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit."
Kahit na maraming mga kapatid ang hindi makapagtipon at makapag-aral ng salita ng malaya dahil sa coronavirus, ang mga nagnanais naman sa salita ay nag-aaral ng salita ngayon sa kanilang mga lugar. Gaya ng sinasabi na ang Diyos ay malapit sa mga malapit sa Panginoon, ang pagiging malapit sa salita ay pagiging malapit sa Diyos. Ang sinumang nagnanais ng salita ay nagnanais ng biyaya ng Diyos. Dahil sa mga taong gustong mabuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos, naniniwala kami na ang Panginoon ay kasama nila at siya ay magbibigay ng biyaya ayon sa sitwasyon ng bawat isa. Ngayon ay ipinagpapatuloy ko po o ipagpapatuloy ko po ang mensahe na nais kong ibahagi sa inyo nung nakaraang linggo. Ito'y tungkol sa taong mapapalad at tunay na kaligayahan na sinabi ni Jesus sa Mateo chapter 5. Kaya naman, ang pamagat natin sa araw na ito, ito ay ang lihim sa tunay na kaligayahan. Dito, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at pagkaupo niya ay lumapit sa kanya ang mga alagad niya. Sa lumang tipan, nang ibigay ng Diyos ang kautusan sa mga Israelita sa bundok ng Sinai, nagpakita siya sa isang nakakatakot na anyo, kung saan ang mga tao ay hindi magkalakas loob na lumapit dito. Ito ay dahil maging ang mga hayop ay mamamatay kapag lumapit sila sa bundok. Ang Diyos ay nakakatakot sa mga makasalanan. At dahil nilabag ng makasalanan ang kautusan, ang makasalanan ay walang magagawa kundi ang matakot sa Diyos gaya ng isang bilanggo. Ngunit dito sa Mateo chapter 5, ang Diyos ay nagpakita sa ganap na kakaibang anyo. Nagpakita ang Diyos sa anyo ng tao at lumapit siya sa mga tao na may mahabagin at maamong anyo. Sinabi, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at pagkaupo niya ay lumapit sa kanya ang mga alagad niya. Ngayon, ang Panginoon ay nasa harap natin na nasa ganitong anyo at naririnig natin ang salita mula sa Panginoon. Anumang salita na sinasabi sa atin ng Panginoon sa mga oras na ito, ito ay tiyak. Kaya, at binukaan niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi. Ang nilalaman ng sinasabi o sinabi ni Jesus dito ay napakahalaga. Ito ay tungkol sa kung ano ang pagpapala para sa taong mapalad at kung paano pagpapalain. Kaya gaya ng sinabi ko nung nakaraan, ito ay nagsimula sa pagiging dukha sa Espiritu at pagkatapos ay nagtatapos sa pagsasabing mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. At ang pitong pagpapalang ito ay ang espiritual na pagkatao ng mga taong papasok sa langit. Sinasabi niya na ang mga gayong mga tao ay inuusig dahil sa katwiran. Kaya nais ko pong sabihin sa inyo ngayon yung tungkol doon sa mga bagay na ito. Dahil bawat salita ay naglalaman ng mga halagang bagay na mahirap para sa atin na maunawaan agad-agad. Ngayon, sa pangatlong pagkakataon, ay ibabahagi ko sa inyo ang sermon patungkol sa mapapalad, ang mga mapagkumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa.
Kung ang espiritong nasa harap mo ay naghihirap o nagdadalamhati, ito ay tumutukoy sa puso ng tao na dapat niyang taglayin upang siya ay maligtas. Ang taong ipinanganak na walang dala at aalis ding walang dala, at lahat ng ikinabubuhay ng tao sa laman sa mundong ito ay puro paghihirap. Mahirap man o mayaman sa material na bagay ang isang tao, siya ay mahirap pa rin sa paningin ng Diyos. At lalong higit ang espiritu kaysa katawan. Sa mata ng Diyos, siya ay miserable, hubad na makasalanan. Gaano nga kahirap makakita ng taong nasa miserableng katayuan kung saan ay nakatakda siyang hatulan at wasakin sa harapan ng Diyos. Ito ay gaya ng isang napakadukha dito sa mundo. Para sa mga taong iyon, kanila ang kaharian ng langit. Ibig sabihin, dadalhin sila ng Diyos sa kaharian, sa kanyang kaharian. Gaya ng verse na ito, muling sinasabi ko sa inyo, mas madali pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. May mga taong mayaman sa mga makamundong bagay habang meron din namang tao na mayaman spiritually. Ang mga mata ng Panginoon, ang iglesia sa Laodicea ay maralita, hubad at taba. Ngunit hindi ito nalalaman ng iglesia ng Laodicea, kaya kanilang sinabi, ako'y mayaman at naging mariwasa at hindi ako nangailangan ng anuman. Ito ay espiritual na pagmamalaki. Kung paanong ang relasyon nila sa Diyos ay nangyari sa sarili nilang pagsisikap na hindi pa naliligtas. Ito ngayon ang pagiging espiritual na mayaman na kanilang pinagmamapuri, na para bang sila ay mga banal. Ang gayong mga tao ay hindi rin maliligtas. Ang pagiging dukha sa harap ng Diyos ay ang unang kaisipan na dapat mayroon ang tao upang siya ay maligtas. Pagkatapos, ang isang taong nahahapis ay ang taong nagdadalamhati at nalulungkot dahil sa kanyang kasalanan. Gaya ng sinasabi ng Diyos, hindi niya hamakin ang sino mang nagdadalamhati o ang mga taong nahahapis. Sa Lucas chapter 18, dinadagukan ng maniningin ng buwis ang kanyang dibdib at sinabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Nanaog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap sa halip ng isa. Gaya nito, ang mga tao sa mundo ay sanay sa kalungkutan dahil sa hindi magagandang bagay na kanilang nararanasan. Gayunman, hindi nila alam kung paano magdalamhati sa kanilang kaawaawang kalagayan dahil sa kanilang kasalanan sa harap ng Diyos. Ngunit habang pinag-aaralan natin ang Biblia, nalalaman natin na tayo ay hubad na mga makasalanan sa harap ng Diyos at kung gaano kamiserable ang ating kapalaran, ganito ang pagiging hapis. Subalit ang paghihinagpis ay hindi lamang pagiging malungkot o panghihinayang, kundi ito din ay ang panunumbalik sa Diyos ng may pagsisisi. Nang iniwan ng alibughang anak ang kanyang ama at lumayas dala ang pera nito, naisip niya, mamamatay ako sa gutom. Hindi ako pwedeng mamatay ng ganito. Kaya nagpasya siya ng may katapangan at bumalik sa kanyang ama. Ganito ang pagsisisi. Siya ay sinalubong at tinanggap ng kanyang ama.
Yamang ang pag-ibig ng ama ay higit na dakila at mas malaki kaysa sa kasalanan ng kanyang anak. Pinatawad na niya ito at naghihintay sa kanya na bumalik. Ibig sabihin, tinanggap ng Diyos at iniligtas ang mga taong nagdadalamhati at nahihinagpis dahil sa kanilang mga kasalanan at nanunumbalik sa Diyos. Ang mapatawad ay ang pinakamalaking kaginhawaan at kaaliwan. Ngayon ay ang pangatlong beses na pag-aaralan natin ang mapapalad ang mga mapagkumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Ang salitang mapagkumbaba ay ang puso ni Kristo na natanggap ng mga taong ipinanganak ng muli na mga makasalanan at naligtas. Pagkatapos maligtas, hindi lang tayo tumanggap ng buhay ni Kristo, kundi pati na rin ang puso ni Kristo. Ang pusong ito ni Kristo ay nakasulat, "Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagkumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapangyarihan para sa inyong mga kaluluwa." Ang salitang maamo ay may mapagkumbabang puso, ang naglalarawan sa likas at katauhan ni Jesucristo. Pagkatapos nating maligtas, nagkaroon na tayo ng maamo at mapagkumbabang puso ng Panginoon. Si Jesus mismo ay mayroong maamo at mapagkumbabang puso. Kaya si Jesus, na nasaan yun ng Diyos, nakapantay ng Diyos, ay iniwan ng kanyang trono ang malwalhating lugar at pumarito sa miserable at makasalanang mundo at naging tao. Kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibas ay natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Ang Diyos na lumikha, ang lumikha ng buong mundo ay dumating bilang tao at dumanas ng lahat ng pagdurusa at pagsubok para sa mga makasalanan. Siya ay hinamak ng mga Israelita, siya ay itinaboy. At nang ang hari ng mga hari ay pumasok sa Jerusalem sa huling pagkakataon, siya ay sumakay sa isang asno. Sa Apokalipsis chapter 19, sa ikalawang pagdating ni Jesus ay darating bilang hari ng mga hari. At siya ay mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita. Hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Ang mga hukbo ng langit ay sumusunod sa kanya na mga nakasakay sa mga kabayong puti at sila'y may damit na pinong lino na maputi at dalisay. Napakalwalhati ng kanyang anyo. Kapag dumating siya bilang hari ng mga hari, siya ay may kumpiyansang darating sakay ng puting kabayo. Ngunit nang si Jesus ang pinakatanyag sa Jerusalem, nang siya ang hari sa Jerusalem, siya ay sumakay sa isang asno na hindi pa sinasakyan ng sinuman. Ito ay maaring kakatuwang panoorin na ang isang tao ay nakasakay sa isang asno. Ngunit sinasabi sa Biblia, "Tingnan mo ang iyong hari ay tumarating sa iyo. Mapagkumbaba at nakasakay sa isang asno at sa isang batang asno na anak ng babaeng asno." Si Jesus na walang anumang kasalanan ay tumanggap ng parusang kamatayan. Tinuruan ng mga Romanong sundalo, sinuntok sa mukha, hinampas ang ulo ng pamalo, isinumpa at pinaghampas gaya kung paano ang kanilang ginagawa sa isang miserableng makasalanan. Pinasan niya ang krus at ipinako sa krus hanggang sa siya ay mamatay. Bakit niya pinagdaanan ang gayong mga bagay? Una, dahil ito ang kalooban ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa Juan chapter 6,
Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kalooban na nagsugo sa akin. Ang kalooban ng Diyos ay ang mamatay si Jesus sa krus. Ito'y bilang sakripisyo upang maligtas ang mga tao na mga makasalanan at dalhin sila sa kaharian ng Diyos. Maging sa huling panalangin ni Jesus sa Gethsemane, gayunmay hindi ang ayon sa ibig ko kundi ang ayon sa ibig mo. Si Jesus ang Panginoon na may parehong laman gaya natin at ayaw maranasan ang pinaka nakakahiya at napaka sakit na krus. Kaya sinabi din ni Jesus, "Ama ko, kung maari, lumampas sana sa akin ang kopang ito, kayo may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo." Pagkatapos ng panalangin, pinili niyang mamatay sa krus at nanalangin ng higit na taimtim hanggang ang pawis sa kanyang mukha ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo. At sa Lucas chapter 22 verse 43, nagpakita sa kanya ang isang anghel na mula sa langit na nagpalakas sa kanya. Hindi madaling humakbang palapit sa krus dahil ito'y nakakahiya at napakahirap. Subalit sinabi ni Jesus, "Kayo may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo." Ito ang pagiging maamo at mapagkumbaba. Tingnan natin po sa may Filipos chapter 2. Tingnan natin, Filipos chapter 2. Filipos chapter 2, verse 5 hanggang 8. Babasahin ko po ang Filipos chapter 2, verse 5 hanggang 8. Filipos chapter 2, verse 5 hanggang 8. Filipos chapter 2, verse 5 hanggang 8. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao at palibasay natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging kamatayan man sa krus. Sa ibang diksyonaryo, ang pagiging maamo ay nangangahulugang pagiging banayad at mapagbigay. Subalit, ang pagiging maamo ni Jesus ay hindi sa ganitong paraan. Ito'y bahagyang magkaiba. Una, si Jesus mismo ay maamo. Ang pagiging maamo ay at mapagkumbaba sa katunayan ay magkapareho. Ngayon, bilang mga Kristiyanong ligtas, katulad ng verse na ito, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na na kay Kristo Jesus din naman. Ano nga ba ang pag-iisip ni Kristo? Siya na bagaman nasa anyo ng Diyos ay kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Ang alipin ay tiyak na nakikinig sa salita ng kanyang Panginoon. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Ang pagiging maamo ay ang pagsuko sa sariling kalooban at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kahit sa anumang pagdurusa at kahirapan, ang pagsunod sa Panginoon ay nangangahulugang pagiging maamo.
Doon sa Isaiah chapter 53 verse 7, sinasabi, gaya ng kordero na dinadala sa katayan at gaya ng tupa na sa harapan ng mga manggugupit sa kanya ay pipi, kaya't hindi niya ibinubuka ang kanyang bibig. Karaniwan, kapag ang isang hayop ay dinadala sa katayan, alam na niya ito. Sinasabi nila na maging ang mga baka ay lumuluha kapag sila'y dinadala sa katayan. Ayaw nilang pumunta. Subalit ang tupa ay sumusunod lang bagamat alam na niya kung saan siya patungo. Nagpapatuloy pa rin ito bagamat alam niyang mamamatay siya. Hindi siya nagrereklamo. Nakita ko po kung paano sila magkatay ng tupa doon sa China at Australia. Iahain nila sa amin yung karni ng tupa kaya ipinakita nila sa amin kung paano nila kinakatay ito. Maluwang na tinatalian nila ang paa nito sa harap at hihiwain ang liig nito gamit ang kutsilyo. Kaya dumadalo yung dugo, subalit nakapirmi lang ito. Umiiyak lang ito ng kaunti at lumuluha. Habang tinitignan ko, naawa ako sa tupa at iniisip ko na ito ang imahe ni Jesus. Upang ipakita sa atin ang imahe ni Jesus, nilikha ng Diyos ang tupa sa ganitong paraan. At nakita ko rin kung paano nila binabalibuhan ang tupa. Tinutubuan ng makapal na balahibong katulad nito ang tupa at kalaunan ang ginagawa nila ay inaahit nila ang balahibo gamit yung pang-ahit. Habang inaahitan ang balat, dito'y dumidikit ang pang-ahit kaya ito'y nasusugatan at nagdudugo. Subalit, yung tupa ay nakapirmi pa rin. Nang ginawa sa tupa ito, nakapirmi pa rin ito. Mukhang patay na nga ito. Hindi na ito gumagalaw. Lahat ng balahibo nito ay naahitan at naging hubad. Nang ito'y ibaba, tumakbo ito ng mabilis. Nang makita ko ito, naisip ko agad si Jesus. At gaya ng tupa na nasa harapan ng mga manggugupit sa kanya ay pipi. Nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta. Bagamat si Jesus na walang kasalanan ay inakasahan ng kasinungalingan, hindi siya nagdahilan ng kahit isa man lang. Siya'y inilipusta, subalit hindi gumanti. Siya'y dinuduro at sinusumpa sa lahat ng uri ng bagay, subalit si Jesus ay nanatiling tahimik. Hindi niya sila pinagbantaan na sila'y tatanggap ng malaking kaparusahan. Hindi siya nakipagtalo sa kanila. Wala siyang anumang sinabi. At gaya ng tupa na sa harapan ng mga manggugupit sa kanya ay pipi, kaya hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Bakit? Dahil ang kanyang kamatayan ay kalooban ng Diyos. Ngayon, paano magkakaroon ng isang tao ng pag-ibig ni Kristo Jesus? Gaano man magsikap ang tao, walang makakatulad sa pag-iisip ni Kristo. Naunawaan natin ang biyaya ng Diyos at natanggap ang kaligtasan. Kasabay nito, ang buhay ni Kristo at ang katangian ni Kristo ay naitanim sa atin. Hindi ito nabubuo sa pamamagitan ng anumang edukasyon ng tao o ng kanyang kabutihan.
Sa pagtanggap ng buhay ni Kristo sa pamagitan ng gawa ng Espiritu Santo, matatanggap natin ang katangian ni Kristo. Sa Juan chapter 14 verse 20, sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Sa araw na iyon. Ito yung araw ng personal nating natanggap ang kaligtasan. Kasabay ng pagkaunawa natin na iniligtas na tayo ng Panginoon. Ang Panginoon ay nasa atin. Ang Panginoon ay nasa akin. At ako'y nasa Panginoon. Kaya nga, dun sa unang Korinto, chapter 6, verse 17, ngunit siya na nakikisama sa Panginoon ay nagiging iisang espiritu na kasama niya. Ang Panginoon ay dumating sa atin at ang espiritu ng Panginoon at aking espiritu ay naging iisa. Hindi na ito mapaghihiwalay. Kapag ang bakal ay inilagay sa apoy, ang apoy ay pumapasok sa bakal. Ang bakal ay nagiging pula, ibig sabihin na ang dalawa ay naging iisa. Ganun din, ang Panginoon ay nasa akin at ako'y nasa Panginoon, ang Panginoon at ako ay nagiging isa. Roma 8:9, ngunit kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu, yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit, kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Matapos maligtas, ang salitang Kristiyano ay tumutukoy sa mga tao kung saan nananahan si Kristo. Nasaan si Kristo? Matapos niya tayong iligtas, lumayo ba siya sa atin? Hindi. Siya'y nananahan sa atin. Galatia 2:20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Ako'y namatay na kasama ng Panginoon sa krus at ang Panginoon ay nasa akin ngayon. Ngayon, ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo na nabubuhay sa aking laman. Ito ang buhay na ipinagkatiwala sa Panginoon. Ang aking katawan ay isa lamang lalagyan. At ang buhay at Panginoon ko ay ang Panginoon, si Kristo. Ito ang sinasampalatayanan ko, Galatia 3:2. Ang tanging bagay na nais kong matutuhan mula sa inyo ay ito. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan o sa pamagitan ng pakikinig sa pananampalataya? Nung napakinggan natin ang Ebanghelyo, naunawaan natin ang biyaya ng Diyos at natanggap ang kaligtasan. Kasabay nito, ang Espiritu Santo ang nagpaunawa sa atin sa biyaya ng Diyos upang tanggapin ang kaligtasang ito at ang Espiritong ito ay nasa atin. Bagamat hindi natin nalalaman ang kanyang presensya sa atin, siya'y nasa mga taong ligtas. Dapat nating malaman na siya'y nasa atin. Kaya nga dun sa ikalawang Korinto, chapter 13, verse 5, sige sa atin o ikalawang Korinto 13:5, sige sa atin ninyo ang inyong mga sarili. Kung kayo'y nasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong mga sarili, hindi ba ninyo nalalaman na si Jesus ay nasa inyo, malibang kayo'y nabigo sa pagsubok? Dapat nating malaman na si Jesus ay nasa atin. Sa unang Korinto chapter 6 verse 19, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Ang Espiritu Santo ay nasa akin, kaya ang katawan ko ay templo, si Kristo ay nasa akin. Siya ang Espiritu Santo, ang Espiritu Santo ay ang Espiritu ni Kristo. Ang Espiritu Santo ang nagbigay sa akin ang Espiritu ni Kristo at siya ang nagtanim sa akin ng karakter ni Kristo. Patuloy niyang itinatanim. Maging ang mga alagad ni Jesus ay hindi maamo nung una,
Gaano ba noon kaagresibo at mainitin si Pedro nung si Jesus ay dinakip sa lugar ng Gethsemane, ibinunot ni Pedro ang kanyang tabak at tinagpas niya ang tenga ni Malco na alipin ng pinakapunong pari. Kung hindi kasama ni Pedro ang Panginoon noong mga panahong iyon, marahil ay nataga niya ang liig ng alipin. Sinabi ni Jesus, ibalik mo ang iyong tabak sa kaluban. Pagkatapos ay pinagaling ni Jesus ang alipin sa pamagitan ng paghawak sa kanyang tenga. Ang katangian ni Pedro noon ay agresibo at magagalitin. At paano naman si Juan? Si Juan na pinakaminamahal ni Jesus. Isinugo ni Jesus ang mga alagad upang mangaral. Sinabi ni Juan, Panginoon, may nakita kaming nagpapalayas ng mga demonyo sa pangalan mo at aming pinagbawalan sila o pinagbawalan siya sapagkat hindi siya sumusunod na kasama namin. At doon sa isa pang bahagi at nang makita ito nina Santiago at Juan na kanyang mga alagad ay sinabi nila, Panginoon, ibig mo bang kami ay magpababa ng apoy mula sa langit upang sila'y tupukin? Maging si Juan ay napaka mainipin kaya binigyan siya ni Jesus ng palayaw na anak ng kulog. Ang kulog at kidlat ay nakakatakot. Ito rin ang katangian ni Juan. Ngunit naging anong uri ng tao siya sa huli? Paano naman si Apostol Pablo? Siya noon ang nagpapa siya na hulihin at patayin ang lahat ng mga naniniwala kay Jesus. Ang pagkataon niya noon ay ambisyoso at magagalitin. Alam niyang maraming mga Kristiyano ang nasa Damascus, kaya nga nagtungo siya roon para hulihin sila. Pagkatapos ay nakatagpo niya si Jesus. Iniligtas ni Jesus si Saul sa ginagawa niyang at ginawa siyang si Pablo. Yung kahulugan ng Saulo ay dakila at ang Pablo naman ay hamak. Pagkatapos niyang maligtas, siya ay naging maamo at mapagkumbaba tulad ng sa Panginoon. Matapos maligtas ng mga alagad, nagkaroon din sila ng puso na kapareho ng sa Panginoon. Naging maamo sila at mapagkumbaba. E gaya na ito na sinasabi ng Biblia na si Moises ay napakaamo higit kaysa lahat ng lalaki sa ibabaw ng lupa. Kaya man, nung una ay hindi siya maamong tao. Siya noon ay may mga dakilang hangarin. Isang araw ay sinaktan at pinatay niya ang isang Ehipsyo. Iniisip niyang ililigtas ng Diyos ang Israel sa pamagitan ng kanyang sarili. Kaya nga, siya ay nagkaroon ng pagtitiwala sa sarili at naging ambisyoso. Pinatalsik siya ng Diyos sa Ehipto at gumugol si Moises ng 40 years, 40 taon sa ilang ng Midian. At naunawaan niyang wala siyang anumang magagawa sa pamagitan ng kanyang sarili lamang. Ginawa siya ng Diyos na maamo at pagkatapos nun, siya ay ginamit. Kaya nga, walang taong maamo sa simula. Kapag ang isang tao ay naligtas, ang buhay ni Kristo, ang Espiritu Santo, at ang pagkakaroon ng pusong mapagkumbaba ay naisasakatuparan sa puso ng tao. Doon sa Galatia chapter 5 verse 22 at 23. Sinasabi na ang kaamuan ay bunga ng Espiritu Santo. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili.
laban sa mga ito ay walang kautusan. Kaya nga, walang anumang bunga ng Espiritu Santo sa mga hindi born again. Silang mga hindi pa na ipanganak na muli ay hindi maaring maging tunay na mapagkumbabang tao. Nung tayo ay isinilang, isinilang tayo na may likas na pagkamakasalanan mula kay Adan. Sa Jeremias chapter 17 verse 9, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Ang puso ang pinakamasama mula sa mga nilalang ng Diyos. Kaninong puso ito? Ito ay ang puso ng lahat ng mga taong ipinanganak mula kay Adan. Mula kay Adan ay nagmana ng mga o namana ng mga tao ang makasalanang pag-uugali. Kaya ang pagkamuhi, inggit, panibugho, kasakiman, pakikiapid, pagpatay, pagnanakaw, lahat ng kasalanan ay nagmumula sa puso. Kaya maliban na ang tao ay maipanganak na muli, hindi siya maaring maging maamong katulad kay Kristo dahil sa kanyang likas. Ang makasalanan ay hindi maaring ituring na maamo. Ang kaamuan ay katangian ni Kristo na ibinibigay lamang sa mga nagkaroon ng panibagong buhay. Ito yung katangian ni Kristo. Kaya nga, sa ikalawang Pedro, chapter 1, verse 4, sa pamagitan ng mga ito, ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Bago ako maipanganak na muli, nabuhay ako para lamang sa aking sarili sa kung ano-anong paraang nais ko. Gayunpaman, matapos kong matanggap ang kaligtasan, iniwang ko na ang mga ganong bagay at naging kabahagi ng katangiang meron din ang Diyos. Buhay lang po ba ang ibinigay ng Diyos? Ibinigay din ng Diyos ang Espiritu Santo at pagkatao sa atin. Kaya si Jesucristo ay nasa mga ligtas na tao. Si Jesus ay maamo at mapagkumbaba hindi lamang sa salita kundi sa kanya rin naging buhay. May mga makasalanan na hindi tinanggihan si Jesus. Si Jesus ay humayo para hanapin yung mga taong alam nilang sila ay makasalanan. Ito yung mga maniningil ng buwis, mga upahang babae, at masasamang tao na may napakaraming kasalanan. Nangaral siya sa kanila at kumpara sa mga ibang tao na nag-aakala na sila'y matuwid, masigit siyang nangaral sa kanila. Siya ay kumain kasalo sila, nahabag sa kanila, at niligtas sila. Hindi ba iyon ay kaamuan ni Jesus? Ang katangian ni Jesus na napakaamo at mapagkumbaba ay naisakatuparan sa atin. Ito ay hindi mangyayari sa atin kaagad-agad. Ito ay mangyayari ng paunti-unti sa pamagitan ng paglago ng pananampalataya. Kapag ang taong ipinanganak dito sa mundo, lumaki ang katawan at natuturuan, sila ay lumalago at ang kanilang pagkatao ay naitatatag ng maayos. Kaya, maari nating masabi na ang layunin ng pag-aaral ay upang hubugin ang pagkatao. Kaya ang layunin ng pag-aaral ay para maging mga mature ang mga tao. Kaya pwedeng sabihin ng mga magulang sa kanilang mga anak na walang galang, kailan ka ba tatanda? Bakit ba nila sinasabi sa kanila na kailan ka tatanda ngayong
matanda naman na sila. Bagaman ang mga tao ay ipinanganak bilang mga tao sa mundo, may mga taong hindi nabubuhay bilang mga tao kundi tulad ng mga hayop. Kaya habang ang pagkatao ay binubuo ng paunti-unti, mula nang matanggap ng Kristiyano ang buhay mula kay Kristo, ang pagkatao ni Kristo ay dumating sa atin. Sa mga panahong ito, ang pananampalataya natin ay lumalago ng paunti-unti. At ang pagkatao ni Kristo ay nagiging ganap sa atin ng paunti-unti. Sinasabi ng Biblia na ang paglago natin ay hanggang sa maabot natin si Kristo. Kaya nga, sa unang Juan chapter 2 verse 6, ang nagsasabing siya'y nananatili sa kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. Kung ating natanggap ang buhay mula kay Kristo, kung ang pagkatao ni Kristo ay naging ganap ng paunti-unti, ang ating salita at mga gawa ay magiging kagaya rin naman kay Kristo. At dapat natin siyang tularan. Ang nagsasabing siya'y nananatili sa kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. Kung ang pagkatao ni Kristo ay nagaganap ng paunti-unti, ang buhay rin natin ay nabubuo tulad ng kay Kristo ng paunti-unti. At ang mga ligtas na Kristiyano ay dapat isuko ang kanilang puso at buong buhay kay Kristo upang mapamanuan niya ang ating buhay. Dahil hindi na ako ang nagmamay-ari ng aking buhay, siya na ang nagmamay-ari sa akin. Sa unang Pedro chapter 3 verse 15, kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. Si Kristo na ang nagmamay-ari ng aking puso. Pagkatapos tayo ang magiging banal ng paunti-unti. Sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Dapat hayaan natin siyang mamuno sa ating puso. Kung ang mga ligtas na tao ay hindi hahayaang mamuno si Kristo sa kanilang puso, ang pagkatao ni Kristo ay hindi mabubuo. Kolosas 3:15. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan. At kayo'y maging mapagpasalamat. Ang kahulugan ng puso ni Kristo, ano nga ba ito? Kung natanggap natin ang puso mula kay Kristo, ang puso natin ay magiging payapa. Filipos 2:15, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na na kay Kristo Jesus din naman. Mateo 11:29, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagkumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Kung magkakaroon tayo ng puso ni Kristo na maamo at mapagkumbaba, magkakaroon tayo ng tunay na kapahingahan sa ating puso. Makakapagpahinga tayo sa ating puso. Silang may mga masasamang puso, may galit, makasariling pagnanasa, ay walang kapahingahan sa kanilang puso. Kapag sila mayroong pagkamuhi, inggit, panibugo at pagrereklamo, paanong sila magkakaroon ng kapayapaan sa kanilang puso? Kung hahawakan natin sila ay sasabog sila tulad ng bomba. Sila ay magagalit sa maliliit na bagay at makikipagtalo sila tulad ng mababangis na hayop. Kung ganun, paano sila magiging payapa?
Kapag napamunuan na ni Kristo ang aking puso at ang pagkatao ni Kristo na maamo at mapagkumbaba ay nabuo na sa atin, sa oras na iyon ay magkakaroon ng tunay na kapahingahan ang puso. Kaya, at nakakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sabi niya, gugustuhin man natin o hindi, ang pusong maamo ay ang pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Paglakad pa niya ng malayo-layo, siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabing, Ama ko, kung maari, lumampas sana sa akin ang kopang ito, gayunmay hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Habang tayo nag-aaral ng Biblia, tayo ay makakatiyak sa kalooban ng Diyos. Kung gayon, dapat natin itong sundin. Hindi dapat tayo magreklamo at magdahilan. Dapat natin siyang sundin. Iyon ang kaamuan. Dahil may iba pa akong dahilan. Hindi dapat tayo nagdadahilan ng ganito. Kung inutos ng amo sa alipin, dapat sumunod ang alipin sa kalooban ng amo. Meron bang panggigiit ng amo sa alipin? Meron ba siyang sariling plano? Tiyak na wala. Hindi nakakalimutan ng mga alipin ng Panginoon na sila ay mga lingkod ni Hesukristo. Sila ay susunod lamang sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga, dun sa unang Korinto, chapter 13, mula verse 4 at 7, ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi maingitin o mapagmalaki o hambog, hindi magaspang ang kilos. Hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan, hindi mayambutin. Hindi nagtatala ng mga pagkakamali, hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Pinapasan nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. Ito ang pagkatao ni Jesus. Iyon ay ang kaamuan at kapakumbabaan. Ang pag-ibig ay matiisin. Ang ibig sabihin ng matiisin ay ang paggawa ng walang anumang sinasabi. Ang ilan ay nagiging mabuti kahit na siya ay nakakagawa ng kasalanan. Ngunit ako ay namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Ngunit bakit napakaraming mga pagdurusa ng mga kapatid at mga kahirapan? Hindi dapat tayo magreklamo ng ganito. Dahil ang lahat ay ginawa ng Diyos. Ako'y pipi, hindi ko ibinubuka ang bibig ko sapagkat ikaw ang gumawa nito. Gaya ng salitang ito, dapat magpasalamat ang Kristiyano sa Panginoon tungkol sa kanyang biyaya o sa biyayang kanyang natanggap. Iyon ang kaamuan. Kaamuan upang maging maamo at upang matanggap ang mana ng Panginoon at ang lupain na ibinigay ng Panginoon sa atin bilang pamana. Siyempre, tayo ay dapat munang maipanganak na muli. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang ang isang tao ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang ang isang tao ipanganak ng tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ito ang ganap na kondisyon. Kapag tayo ay naipanganak ng muli, kinakailangan na ang buhay at pagkatao ni Kristo ay maganap sa atin kahit na tayo ay naligtas na, nasa atin na ang buhay ni Kristo at ang Panginoon ay nananatili sa atin. Ngunit, kaya ba natin sabihin na ganito na hindi ko gustong magpakumbaba? Sinasabi ng Biblia,
Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na na kay Kristo Jesus din naman. Hindi lamang natin natanggap ang buhay ng Panginoon, ngunit dapat din nating makuha ang puso ng Panginoon. Ang kaamuan at kapakumbabaan ay ang pangunahing espiritual na pagkatao ng mga taong papasok sa langit. Ang mundong ito ay hindi mapagkumbaba. Ang mundong ito ay magulo, mapagpapataas, marahas at kakilakilapot, hindi po ba? Inilagay ni Satanas ang masamang puso sa mga tao mula pagkapanganak at pagkabata. At inaanyayahan ang mga masasamang tao na magkaroon ng masamang puso. Nagbabasa yung mga bata ng comics na mayroong pag-aaway at patayan. Kapag sila ay lumaki, makikita nila sa internet. Nakakainganyo ito sa kanila dahil ang mga nakakainganyong nila naman ay ang pag-aaway, patayan, pagtanak ng dugo, kakilakilabot. Ang mga tao ay nagiging mabagsik at marahas ng higit at higit pa. Sila ay mas nagiging masama. Sila ay nagtataksil, nagpapatayan at nagbebentahan. Kaya nilang pagtaksilan ang kanilang mga magulang at maging ang kanilang mga kaibigan. Minsan, kaya nilang patayin sila. Sila ay nagagalit sa maliliit na bagay na gaya ng mamamatay tao. Gaano karahas ito? Ang marahas na pag-iisip at galit ay kabaligtaran ng kapakumbabaan. Hindi po ba? Hindi sila tupa kung hindi liyon. Tignan ninyo ang mga mababangis na hayop. Nag-uunahan silang makakain kaya sila ay nagagalit sa isa't isa. Nilalabanan nila ang isa't isa. Ang puso ng mga tao ay marahas at magagalitin. Hindi nila nais magpatawad. Nasisihan silang manghusga at sakta ng iba. Makikita po natin dun sa Efeso chapter 4 verse 2 na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtiyaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig. Bakit dapat tayong maging matiisin? Dahil may mga bagay na hindi natin kayang pagtiisan. Kung gayon, kapag nakakarinig tayo ng masasamang salita, hindi tayo makakapagtiis sa pagkakataong iyon. Sasabihin natin, bakit? Kilala mo ba ako? Gusto mo bang makipag-away sa akin? Sige! Subukan mo. Gaya ng pag-iisip na ito, hindi dapat tayo makipag-away kapag sila ay lumalapit. Pag-isipan natin ang tungkol dito na lubos o na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtitiyaga na nagpaparaya sa isa't isa sa pag-ibig. Kung ang Panginoon ay marahas at magagalitin gaya ng mga tao, maaring walang sino man ang maliligtas. Itatapon niya ang lahat ng tao sa impyerno. Ngunit, mahabang panahong naghihintay ang Diyos na gaya ng 1,000 taon ay tulad ng isang araw. Kahit napakarami nating mga kasalanan, nagliligtas ba siya ng tao ayon sa bilang ng kasalanan? Hindi. Tatanggapin niya tayo ng walang kondisyon.
Sa Tito chapter 3 verse 2, huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man. Huwag makipag-away, maging maamo, at magpakita ng hinahon sa lahat ng mga tao. Huwag kayong magreklamo at maging mapagpayapa. Ibig sabihin, sila ay mapagpatawad. Ang mga hindi kayang magpatawad ay ang mga taong hindi malawak ang pag-iisip. Sa Kawikaan chapter 19 verse 11, ang matinong pag-iisip ng tao sa galit ay nagpapabagal at kanyang kalwalhatian na di pansinin ang kamalian. Kapag iniisip ng isang tao na siya ay hindi niya mapapatawad, hindi ako mamamatay hanggat hindi ako nakakapaghiganti sa aking kaaway. Maaring mas mauna pa siyang mamatay kaysa sa kanyang kaaway. Alam niyo po ba ito? Ang mga nagtatangkang maghiganti ay ang mga pinakakawawang tao. Masama sa pakiramdam. Ang ating pagpapatawad ay gaya ng puso ng Diyos. Ang taong maamo ay hindi naiinggit sa kayamanan ng mundo at hindi nagrereklamo tungkol sa kanilang kondisyon at sila ay hindi nalulungkot. Sila ay hindi nadidismaya. Tayo ay nabubuhay lamang sa biyaya ng Diyos. Ayon sa ating pagsunod, ay nagbibigay ng biyaya ang Diyos sa atin. Nabubuhay tayo ng masaya at nagpapasalamat sa Kanya dahil Siya ay kasama natin. Hindi ba ito ay iniisip ng mga tao sa mundo? Ngayon, ano ang manang ibinibigay ng Diyos sa mga mapagkumbaba? Mapapalad ang mapagkumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Ang mana na ibinibigay ng Diyos sa mga taong maamo ay ang walang hanggang mana. Kaya nga, tingnan natin saglit doon sa Job chapter 21. Pandandalian nating tingnan po sa Job chapter 21. Job chapter 21, verse 7 hanggang 13. Tingnan po natin ito. Job chapter 21, verse 7 hanggang 13. Job chapter 21 verse 7 hanggang 13. 7 hanggang 13. Bakit nabubuhay ang masama? Tumatanda at nagiging malakas sa kapangyarihan. Ang kanilang mga anak ay matatag sa kanilang paningin at nasa harapan ng kanilang mga mata ang kanilang supling. Ligtas sa takot ang mga bahay nila. Ang pamalo ng Diyos ay wala sa kanila. Ang kanilang baka ay naglilihi ng walang kumpay. Ang kanilang baka ay nanganganga at hindi napapahamak ang kanyang guya. Kanilang inilalabas ang kanilang mga bata na gaya ng kawan at ang kanilang mga anak ay nagsasayawan. Sila'y nag-aawitan sa saliw ng tamburin at lira at nagkakatuwaan sa tunog ng plauta. Ang kanilang mga araw sa kaginawahan ay ginugugol at sila'y payapang bumababa sa Sheol. Ngayon, kung titingnan sa salitang ito, ang mga masasama ay napapabuti sa mundo. Ang mga masasama ay nabubuhay ng maayos at nabubuhay ng matagal. Sumasagana sila sa kapangyarihan.
sila ay nagiging mahusay. Nasa masasama ang karamihan ng kapangyarihan. Ang kanilang mga anak ay matatatag sa kanilang paningin, ligtas sa takot ang mga bahay nito. Ang pamahalo ng Diyos ay wala sa kanila. Ang kanilang baka ay naglilihi ng walang humpay. Ang kanilang baka ay nanganganak at hindi napapahamak ang kanilang guya. Kanilang inilalabas ang kanilang mga bata na gaya ng kawan at ang kanilang mga anak ay nagsasayawan. Mukhang mabuti. Meron silang mga anak na kasing dami ng kawan. At ang kanilang mga anak ay nagsasayawan, sila'y nag-aawitan sa saliw ng tamburin at lira at nagkakatuwaan sa tunog ng plauta. Nabubuhay sila sa karangyaan. Ito ang sinasabi ng mga talatang ito. At sa sandaling panahon ay bababa sa hukay. Kinalunan ay saan patungo? Kanilang ginugugol ang kanilang buhay sa kasaganahan at sila ay patungo sa impyerno. Diretso sa impyerno, sila ay papasok. Ang mga baboy sa mga handaan ay pinapakain ng napakarami. Bakit? Ito'y upang lutuin. Ipinapahintulot ng Diyos ang mga masasamang tao na mamuhay sa paraang nais nila sa mundong ito. Bakit? Dahil iyon na ang lahat ng meron sila. Sa mga Awit chapter 17 verse 14, mula sa mga tao sa pamagitan ng iyong kamay o Panginoon ko, mula sa mga tao na ang bahagi sa buhay ay sa sanlibutang ito. Natanggap na nila ang kanilang bahagi sa mundong ito. Sa Lucas chapter 16, sinasabi ni Abraham sa mayamang lalaki na napunta sa impyerno. Subalit sinabi ni Abraham, "Anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo na ang iyong mabubuting bagay at sa Lazaro naman ay ang masasamang bagay. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito at ikaw ay nagdurusa." Kapag ang masama ay namumuhay ng maayos sa mundong ito, sila ay pinababayaan ng Diyos hanggang maunawaan ng taong yun ang biyaya ng Diyos. Kaya sa Ecclesiastes chapter 8 verse 11, "Sapagkat ang hatol laban sa masasamang gawa ay hindi agad isinasagawa, kaya't ang puso ng mga tao ay lubos na nakatuon sa paggawa ng kasamaan." Kahit na sila'y gumagawa ng kasalanan, ay walang kaagad parusa o resulta. Kaya't sila ay matapang na gumagawa ng kasalanan. Doon sa verse 14 ng Job, at sinabi nila sa Diyos, "Lumayo kayo sa amin, hindi namin ninanasa na ang inyong mga lakad ay aming alamin." O Diyos, huwag kang makialam. Ayaw naming sundin ang mga salita mo. Ngayon ang mga tao na magmamana sa mundong ito ay ang mga taong iiwan ang Diyos at pupunta sa impyerno. Tingnan ninyong maigi ang mga tao na nagwagi ng makamundong kayamanan, otoridad at karangalan. Karamihan sa kanila ay walang kinalaman sa Diyos. Wala silang kinalaman sa Diyos. Tignan din naman natin sa mga Awit chapter 73. Mga Awit chapter 73, babasahin ko mula verse 2 hanggang 9. Mga Awit chapter 73, verse 2 hanggang 9. Mga Awit chapter 73, verse 2 hanggang 13.
Ngunit tungkol sa akin, ang mga paa ko'y halos natisod, ang mga hakbang ko'y muntik nang nadulas, sapagkat ako'y nainggit sa palalo, aking nakita ang kaginawaan ng masama, sapagkat walang mga hapdi ang kanilang kamatayan at ang kanilang katawan ay matataba. Sila'y wala sa kaguluhan na gaya ng ibang mga tao. Hindi sila nagdurusa na gaya ng ibang tao, kaya't ang kanilang kwintas ay kapalaluan, ang karahasan ay tumatakip sa kanila bilang bihisan. Ang kanilang mga mata ay lumuluwa sa katabaan, ang kanilang mga puso ay umaapaw sa kahangalan. Sila'y nandilibak at nagsasalita ng may kasamaan. Sila'y nagsasalita mula sa kaitaasan. Kanilang inilalagay ang kanilang mga bibig sa mga langit at ang kanilang dila ay nagpapagala-gala sa ibabaw ng lupa. Kaya't bumalik dito ang kanyang bayan at tubig ng kasaganahan ay iniinom nila. At kanilang sinasabi, paanong nalalaman ng Diyos? May kaalaman ba sa kataas-taasan? Narito ang mga ito ang masasama. Laging tiwasay, sa kayamanan ay sumasagana. Sa walang kabuluhan ay pinapanatili kong malinis ang aking puso at ang aking mga kamay sa kawalang sala ay hinuhugasan ko. Ang tagapag-ulat ng awit na ito o ang sumulat ng awit na ito ay isang taong may takot sa Diyos at sumusunod sa mga salita ng Diyos. Ngunit siya ay muntik ng matisod. Siya ay muntik ng matisod. Bakit? Inoobserbahan niya ang sanlibutan at ang mga bagay na salungat sa salita ng Diyos. Sapagkat ako'y nainggit sa palalo, aking nakita ang kaginawahan ng masama. Sapagkat walang mga hapdi ang kanilang kamatayan at ang kanilang katawan ay matataba. Sila'y wala sa kaguluhan na gaya ng ibang mga tao. Hindi sila nagdurusa gaya ng ibang mga tao. Sila'y mayayabang. Ang kanilang mga puso ay umaapaw sa kahangalan. Kahit papaano, sila'y namumuhay ng maayos. Para sa mga Kristiyanong born again, minsan ang lahat ng mga bagay ay maayos. Ngunit minsan ay wala namang mabuting nangyayari. Hindi nila kilala ang Diyos. Gumagawa sila ng kasalanan hanggat gusto nila. Sila ay namumuhay ng napakasama. Ngunit sila ay namumuhay ng maayos at nagiging napakayaman. Kaya sa verse 12, narito, ang mga ito ang masasama, laging tiwasay, sa kayamanan ay sumasagana. Sa walang kabuluhan ay pinapanatili kang malinis, kung malinis ang aking puso at ang aking mga kamay sa kawalang sala ay hinuhugasan ko, sapagkat buong araw ako ay pinahihirapan at tuwing umaga ay napaparusahan. Tungkol saan ang lahat ng ito? Siya ay muntik ng matisod. Ngayon, kailangan nating seryosong talakayin ang problemang ito. Katulad ng sinabi ng salita, ang mundong ito ay mundo kung saan ang masasamang tao ay lubhang masagana. Ito ay mundong pinamumunuan ng mga masasamang tao. Ginagawa ko ang lahat upang sundin ang salita, ngunit bakit hindi ako nagtatagumpay? Ito ang sinasabi ko. Bakit mayroon akong ganitong kahirapan? Ang mga paa ko ay halos natisod. Katotohanan, tayo ay mayroong iisang pag-iisip, hindi ba? Ngunit sa verse 17 hanggang sa ako'y pumasok sa santuwaryo ng Diyos, sa kakunaunawaan ang kanilang katapusan. Hanggang sa ako'y pumasok sa santuwaryo, nang ako ay malapit sa Diyos, nang ako ay manalangin, nang ako ang
nakarinig ng salita ng Diyos. Ang kahulugan ng sa santuwaryo, ito ay ang pagiging malapit sa Diyos at ang pananalangin at pakikinig. Sa puntong ito, naunawaan ko. Tanging ngayon ko lang naunawaan ang kanilang katapusan. Sila na nabubuhay sa kanilang sarili ay mauhulog sa walang hanggang impyerno, kaya't mabubuhay hanggang doon at ganoon na nga. Ang Kristiyano ay mayroong mga kahirapan. Bakit sila mayroong mga kahirapan? Upang sanayin tayo, upang subukin tayo kung tayo ay susunod sa salita ng Diyos o hindi sa panahon na tayo ay nahihirapan. Sa ilang kung saan ang mga Israelita ay iniligtas mula sa Ehipto patungo sa Kanaan ay napakaraming kahirapan at pagsubok sa loob ng 40 taon. Pansamantala, ito ay upang sanayin at upang tanggapin nila ang lupain na ibinigay ng Diyos bilang mana. Ang mana na nais ibigay sa atin ng Diyos ay hindi mana na nais ng sanlibutan ito. Ang lupain na ipinangako ng Diyos upang ibigay bilang mana ay hindi ang sinumpang lupain na ito. Tingnan po natin sa mga awit chapter 37. Awit chapter 37. Mula verse 7 hanggang 11. Mga awit chapter 37, verses 7 hanggang 11. Ikaw ay manahimik sa Panginoon at matyaga kang maghintay sa Kanya. Huwag kang mabalisa sa gumiginhawa sa lakad niya dahil sa taong nagsasagawa ng masamang pakana. Iwasan mo ang pagkagalit at ang puot ay iyong talikdan. Huwag kang maghimutok, ito'y maghahatid lamang sa kasamaan. Sapagkat ang masasama ay tatanggalin, ngunit ang naghihintay sa Panginoon ay magmamana ng lupain. Gayon may sandali na lamang at ang masama ay mawawala na. Kahit tignan mong mabuti ang kanyang lugar, siya ay wala roon. Ngunit mamanahin ng maamo ang lupain at masisiyahan ang kanyang sarili sa lubos na kasaganahan. Ito ay napakagandang ekspresyon. Ikaw ay manahimik sa Panginoon at matyaga kang maghintay sa Kanya. Manahimik dahil ang Diyos ang gumagawa nito. Dapat tayong manahimik. Hindi dapat tayo magreklamo. Hindi ang sanlibutan ito ang nais na ibigay ng Diyos. Iwasan mo ang pagkagalit at ang puot ay iyong talikdan. Huwag kang maghimutok. Kung ikaw ay nagsimulang magreklamo, ikaw ay maaring mabuwal. Susubukan ko rin mamuhay gamit ang kung anong paraan na kailangan. Ikaw ay maaring matukso na gaya nito. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon, mamanahin nilang lupain. Sino ang mga naghihintay sa Panginoon? Ang nais natin ay hindi ang mundong ito, hindi ba? Gaya ng sinasabi ni David, at ngayon, Panginoon, sa ano pa ako maghihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Inaasahan natin ang mana na ibinigay sa atin ng Diyos. Ito ay ang walang hanggang mana. Ito ang isang malwalhati at banal na mana. Ngunit mamanahin ng maamo ang lupain at masisiyahan ang kanilang sarili sa lubos na kasaganahan. Sinabi ko sa inyo kung sino ang maamo. Siyang tahimik na sumusunod sa kalooban ng Diyos kahit anong pagdurusa at kahirapan ang meron sila. Tahimik lamang. Tahimik. Ito ang kaamuhan. Ngunit mamanahin ng maamo ang lupain at masisihan ang kanilang sarili sa lubos na kasaganahan. Ang lupain ay hindi nangangahulugang ang muntong ito. Sa verse 18,
So, verse 18, basahin natin ang verse 18 ng tahimik. Nalalaman ng Panginoon ang mga araw ng walang kapintasan at ang kanilang mana ay mananatili magpakailanman. Nalalaman ng Diyos ang araw ng walang kapintasan. Ang mga walang kapintasan ay hindi lamang ang mga naligtas, kundi ang mga talagang nagnanais na sumunod sa salita ng Diyos. Ang mana na nais ibigay sa atin ng Diyos ay walang hanggang mana. Kung titignan mo ang mga hayop, halos lahat ng mababangis na hayop ay wala na. Sila ay maaring nasa zoo. Ang mga tupa, baka at ang mga katulad ng maamong hayop ay marami pa sa mundong ito, hindi ba? Doon sa Mongolia, mas marami ang mga hayop katulad ng tupa, kambing, baka at mga kabayo kaysa sa populasyon ng mga Mongolian. Sila ay nakikinig ng maigi dahil sila ay maamo. Ang mga matatapang, mababangis at sakim sa mundong ito ay mabubuwal mula sa lupa. Wala na tayong anumang ninanasa o inaasahan pa sa mundong ito. Sa mundong ito, ang ating mana ay wala sa lupang ito. Kung titingnan ninyo sa Hebreo chapter 10 verse 34, sapagkat kayo'y nahabag sa mga bilanggo at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkasamsam sa inyong mga ari-arihan. Palibasay, inyong nalalamang meron kayong isang pag-aaring higit na mabuti at tumatagal. Sinasabi na ang Kristiyano'y nahabag sa mga bilanggo. Sila ay mga inuusig sa mundong ito, gayon may tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkasamsam sa inyong mga ari-arian. Nang mga panahong sila ay pinag-uusig, hindi lamang sila pinagpapatay, kundi pinagkukuha din ang lahat nilang mga ari-arian. Inyong nalalaman, meron kayong isang pag-aaring higit na mabuti at tumatagal. Kaya nga sinabi ni Luther, anong halaga kung kukunin ng kaaway ang aking pamilya, kayamanan, karangalan at kapangyarihan? Kung gusto mong kunin, kunin mo. Wala akong pakialam kung kunin man ng kaaway ang aking pamilya, kayamanan, karangalan, at kapangyarihan upang makasama ng Panginoon. Lahat ng ito ay sa Panginoon. Kung mayroon tayo ng ganitong pananampalataya, ay magagawa nating maging mapagkumbaba sa mundong ito. Kaya ang pamana na nais ibigay sa atin ng Diyos ay pamanang ibang-iba sa sinisikap-abutin ng mga tao sa mundong ito. Ang pamanang ibibigay ng Panginoon sa mga mapagkumbaba. Ito yung Millennium Kingdom, isang bagong langit at bagong lupa kung saan wala ng luha, sakit at kamatayan. Sa Apokalipsis chapter 20 verse 6, kapag bumalik na ang Panginoon sa lupa ay sasakupin niya ang buong o ang mundong ito. Muli itong lilikhain na higit na maganda kaysa halamanan ng Eden at tatahanan ito kasama ng mga taong ligtas. Ako ay maghaharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ibig sabihin, tatamasahin natin ang kalwalhatian. At kung titingnan natin sa Apokalipsis chapter 21, verse 1 hanggang 4, isang bagong langit, isang bagong lupa, ang Diyos mismo ay makakasama nila. Ang langit ay mundong walang hanggan at malwalhati gaya ng Panginoon. Wala ng pagluha, walang paghihirap, walang pandaraya, walang malupit na diktador, walang sakit o kamatayan.
Ito ang nais ibigay sa atin ng Diyos. Iniligtas tayo ng Panginoon upang ibigay ang kaharian. Sinugo ba ng Diyos ang Panginoon para tayo tulungang makakain at makapamuhay ng maayos sa mundong ito? Dahil ba dito namatay ang nag-iisang anak ng Diyos? Hindi po. Kaya dapat nating asamin ang walang hanggang pamana na nais ibigay sa atin ng Diyos. Nabubuhay tayo sa biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Nabubuhay tayo sa pagpapala ng Diyos at ang Diyos ay nasa atin. Kung saan kumikilos ang Diyos ay naroon ako. At kung nasaan ang Panginoon ay naroon din ako. Ito ang pamana habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. At ang walang hanggang lugar na pupuntahan ng gayong mga gayong tayo ay ay ang bagong langit, ang bagong lupa at ang bagong langit. Maging habang nabubuhay tayo sa mundong ito, kung nasaan ang Panginoon ay naroon din ako at ang mga pinaglilingkuran ko. Kung paglilingkuran ko ang Panginoon ay at susundin ang salita ng Panginoon, ang Panginoon ay naroon. Kung saan kumikilos ang Panginoon, ay dapat naroon din ako. Sa sandaling iyon, ay makakasama ko ang Panginoon magpakailanman sa lugar kung saan ang Panginoon magpakailanman. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating magkaroon ng mapagkumbabang puso, sundin ang Panginoon at mabuhay na inaasam ang walang hanggang pamana. Ito ang dahilan kung bakit paunti-unti tayong nakikipamatok sa pagiging maamo at mapagkumbaba ng Panginoon at natututo sa Panginoon araw-araw. Pasanin ninyo ang kanyang pamatok at matuto kayo sa akin. Tayo ay nagiging gaya ng Panginoon sa bawat araw. Higit sa lahat, ang hangad natin ay maging lalong gaya ng Panginoon. Lahat kong ninanais at dalangin ay maging gaya ng Panginoon. Ano pa po ba ang ninanais ninyo? Ako ay paunti-unting maging gaya ng Panginoon. At sa araw na dumating ang Panginoon, maging ang ating mga katawan ay luluwalhatiing gaya ng sa Panginoon. At ito ang ating pag-asa na makapasok sa langit kung nasaan ang Panginoon magpakailanman. Sa mundong ito, ang kasaganahan ng masasama ay panandalian lamang at ang pagdurusa ng mga Kristiyano ay maikling panahon lamang. Hindi magtatagal ang Panginoon ay darating. Hanggang sa makapasok tayo sa walang hanggang kaharian na nais ibigay sa atin ng Panginoon. Dapat tayong maging mapagkumbaba at pasanin ang pamatok ng Panginoon, ang pamatok ng krus at tahimik na sumunod sa Panginoon. Manalangin na po tayo. Amang Diyos, salamat po sa pagliligtas sa amin sa pamagitan ng iyong mahalagang dugo. Sa pag-ari mo sa amin bilang mga anak ng Diyos at sa pagbibigay sa amin ng maluwalhating pag-asa sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Mapapalad ang mga mapagkumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa bilang pamana. Ito po ang salita ng Panginoon na pinagbulayan namin sa araw na ito. Yamang ibinigay mo sa amin ang iyong buhay, ibinigay mo sa amin ang Espiritu Santo at itinanim sa amin ang iyong pagkatao, tulungan mo po kaming baguhin ang aming mga puso at pamumuhay. Sa gayon, ang iyong kapakumbabaan ang siyang pumuspos sa aming mga buhay. Bilang karagdagan, ang kahinahuhan nawa ng Panginoon ang mahayag sa aming buong buhay at pamunuhan mo po kaming lahat upang makapamuhay kami ng buhay na tahimik na sumusunod sa salita ng Panginoon na naghihintay sa pamana na ibibigay mo sa amin hanggang sa mawala ang lahat ng masasama. Pakiusap, gabayan mo po kami. Sa pangalan ng Panginoon, ito'y aming dinadalangin. Amen.